Hello po. Once again, this is Janet Coro. Ngayon po, nagbabalik ako sa harapan nyo kasi gusto ko lang ulit mag-share. At gusto ko rin sagutin yung tanong ng ilang mga kaibigan ko na dahilan kung bakit nag-join ako kay IMG. So, bakit nga ba ako nag-join kay IMG? Simple lang po. Gusto kong magkaroon ng financial literacy. Kasi hindi sapat pa yung kaalaman na meron ako, na akala ko noon sapat na. Pero nung nag-join ako dito, bigla akong na-realize na, buti na lang pala binigyan kong pansin ito. Kasi kung hindi, ang laki-laki ng nasayang na pagkakataon sa akin. So, ito na po. Nung una, talagang lagi kong inire-reject yung opportunity na tingnan to. Kasi sabi ko nga noon, naroon yung parang medyo mayabang ako kasi iniisip ko na okay na ako, okay na kami kasi kaming mag-asawa ay nagtutulungan at konting push na lang at pwede na akong umuwi. Kasi nga akala ko ay it's more about money. Yun yung alam ko na paghahanda, yung may pera ka. Pero hindi po pala. Nung mag-join ako dito, saka ako na napatunayan na hindi pa pala ako handa kami mag-asawa kasi wala kaming pundasyon. Ibig kong sabihin is wala pang security yung mga bagay na meron kami. Alam niyo kung ano 'yon? Wala kasi kaming parang standard na kung ano ang dapat sundin. Kasi ang nung una na ganun, so ngayon kumikita doon. So ang gagawin ko, andun lahat. Pero nung mag-join ako, saka ko na natutunan yung meaning ng diversification, which is yung hindi mo, which, parang isang basket ng itlog na hindi mo dapat pinagsasama-sama doon. Kasi andun yung tendency na kung mahulog yung basket na maraming itlog is madudurog sila lahat or mababasag, 'di ba? So walang matitira or worse, may matira man is isa or dalawa. So andun yung napaka-risking bagay, 'di ba? At isa pa na number one na natutunan ko is yung hindi ako secured yung aking kalusugan. Kasi yung edad kong ito, syempre sa edad natin, parang iniisip natin na hindi tayo magkakasakit. Kasi medyo bata pa tayo, malakas ang pangangatawan natin, andun din yung malakas kumita. Hindi man ganun kalakas, pero andun yung capable pa tayo na kumita at bumili ng mga bagay na gusto natin. Ngayon, ikaw ba, na-realize mo na ba or naisip mo rin ba sa sarili mo na isang araw may possible na dumating na magkasakit ka? Kung magkasakit ka ba, handa ka na ba? O sige, sabihin na natin, may investment ka sa banko, may business ka. Pero, paano kung yung dumapong sakit sa'yo is, wag mo namang mangyari, pero paano pala kung andun yung sakit na iniingatan natin, yung magagastos na sakit, yung nakikita natin sa panahon ngayon na mahal na sakit. So, ano magko-cover nun sa'yo? Wala, diba? Kasi wala kang insurance. Wala kang health insurance. Hindi ka kumuha kasi sabi mo nga, hindi mo kailangan yan. Nakatulad ng sinasabi ko din nun. Tulad ng nanay ko nun, ikinuha niya ako ng life insurance, which is 25 pesos lang po yun a week. So ngayon, galit na galit ako sa inay ko. Sabi ko sa kanya, ano ba yan, nay? Paninira lang yun ng pera, hindi ko yung kailangan. May SS na ako. Kasi lagi kong iniaano may SS ako. So ngayon, nanay ko, wala, nagbayad pa rin siya. Siya na yung nagbabayad ng 25 pesos per week na pinanghihinayangan ko na may insurance. Kasi sabi ko nga sa kanya, hindi ko kailangan yan. Kasi nga nun, masyadong focus yung utak ko sa pag-iisip ng kung ano pang magandang negosyo na pwede kong pasukan nung maliit na halaga na meron ako. Kasi iniisip ko, parang gastos lang yan. Hindi naman yan kailangan. Kung magkasakit, mamatay, di ilibing na lang. Pero hindi naman po ganun, di ba? Lalo na tayo mga Pilipino. Ugali natin yung halimbawa, may sakit ang pamilya natin. Gagawa at gagawa ka ng paraan hanggang sa maubos na yun. Wala kang pakialam, basta mailigtas mo yung mahal mo sa buhay. Ako, ayokong maranasan ng anak ko yun na kung dumating yung time na magkasakit ako, na yung mga bagay na pinag-ipunan namin is magamit nila lahat sa amin yun. Or worse is, magkaroon pa sila ng utang. So, napakalaking responsibilidad po yun. Ngayon naman, hindi ko naman po nila lahat. Ngayon na, alam ko na may kakayanan pa ako na ihanda yung magiging bukas ko, nakapiling ng mga anak ko. Bakit hindi ko pa gagawin? Habang malakas ako,
gagawin ko na, which is nung makita ko naman yung programa na inihahandog ni IMG, is napaka helpful po talaga. Natuto ako na maglagay ng pera sa mutual fund, kasi akala ko dati ang mutual fund is para sa, at mga stock market na yan is para sa mga mayayaman lang. No, hindi po. Tapos sasabihin din nila, ay di, ikaw na lang yung mag-ipon ng pera mo. O, sige nga po, yung 100 pesos mo ilagay mo nga doon sa wallet mo, kung pagtingin mo bukas is 200 niyan, 100 pa rin po yan. So yun po ang ano na hindi rin nila isasuggest sa'yo na yung lahat ng pera mo is ilagay mo lahat sa insurance mo or ilagay mo sa mutual fund mo. Andun yung mga technique na pwede mong hindi man gamitin, pero magsisink in sa utak mo na pwede mong magamit sa mga ibang bagay. So yun po, yung sa training na yun, sobrang laking tulong po sa akin. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob na mag-share. Ngayon, hindi po kami talaga nagre-recruit. Parang sharing lang po, kasi ako napakasaya ng puso ko sa tuwing may magsasabi sa akin ng bakit ngayon lang natin nalaman yan. Yun sa mga kaibigan ko na nabuksan din yung utak nung mag-join sila doon sa webinar, libre po yun. Hindi po, wala po yung bayad, libre pong ibinibigay yun ng mga marketing director namin at mga senior at CEO, senior marketing director at CEO namin, para sa realization ng lahat na kailangan nating maghanda. Hanggat kaya mo, paghandaan mo. Kung mahal mo ang pamilya mo, paghandaan mo ang sarili mo. So pagdating ng panahon, hindi ka magiging sagabal sa kanila, di po ba? Ang sarap kaya nung basta ka nalang paupo-upo pagdating ng panahon. O hindi man ganung kalakihan ang ano mo, at least may malaking tulong. At least hindi mo agad mapapakialaman yung perang ininvest mo para sa anak mo. So yun lang po. Kung marami pa po kayong tanong or may gusto kayong malaman, pwede nyo po akong i-PM. Pwede po kayong mag-join doon sa mga webinar po namin. Kahit saan po kayong panig ng mundo, pwede po kayong makapakinig. Para din po magkaroon kayo ng konting kaliwanagan. At kung talaga naman pong hindi nyo kailangan, wala naman pong pilitan. So, yun lang po. Marami pong salamat ulit. At sobrang blessed ko lang po at nakilala ko si IMG. So, God bless po.